Nadiskubre ang iba't ibang illegal na aktibidad sa tinatawag na scam farm na pinasok ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City kagabi. Nasa likuran lang ng Senado ang establishmento. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Iniimbestigahan na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang mga lisensya ng sinalakay na scam farm kagabi sa Pasay City. Sa visa ng mission order mula sa Bureau of Immigration na isagawa sa 3D Analyzer Information Technologies Incorporated, ang joint operation ng mga operatiba ng PAOC, DI, Pasay Police, NBI at AFP. May internet gaming license mula sa PAGCOR ang naturang kumpanya, ngunit sa isinagawang raid. Grabe. Ito, dami. Ayan, mga Facebook 'to, 'no. Niloloko na nila 'to, 'no. Opo, Yusek. Ito na 'yung mga niloloko nila, 'di ba? Bumungad sa mga computer na may sinasagawa ritong scamming activities gaya ng lab o romance scam at cryptocurrency scam. Biktima ang mga dayuhan sa pamagitan ng social media. You scammer. You scammer. Tapon niyo, Yusek. Boss. See? Scammer, you. Oh, scammer, you. Huh? This used for scamming. Right? Natagpuan din ang daan-daang cellphone at pre-registered SIM card. Mula 2023 hanggang 2025 ang permit bilang IGL ng sinalakay na gusali na nasa likuran lamang ng Senado. Mayroon pa itong 6 provisional registration mula sa AMLAC, BIR registration at business at sanitary permit mula sa Pasay LGU bilang Business Process Outsourcing o BPO. Parang hindi sila natatakot, imagine ang nag-iimbestiga yung Senate, which is a few blocks away lang dun sa scam farm nila. Ano? May coordination kaming gagawin sa PAGCOR as to ano talaga yung status ng license nila. No? And of course, yung mga license din na nakita natin from the local government unit, siguro makipag-coordinate na rin kami sa DILG. Nasa kustodiya na ng PAOC ang 188 na dayuhan na pawang mga Chinese, Vietnamese at Taiwanese. Kasama rin ang higit 70 Pilipino. 6 sa mga dayuhan ay sinasabing big boss ng scam farm. Sa tulong naman ng interpreter, sinubukan ng PTV News na kausapin ang isa sa mga Chinese national kung saan itinanggi nitong nagtatrabaho bilang scammer. How long have you been staying in the Philippines? 他问你来菲律宾多久了? 4年. 4 to 5 years. 4 to 5 years. But on that particular building, how long have you been working there? 就是你在那栋大楼里工作多久了? 我没有在那上班。 你没在那里上班? 嗯。 He's not working there. He's not working yeah. there. Oh, okay. But you know that the company is engaged with illegal activities, scamming activities like romance scam, cryptocurrency. 他说你知道那家公司是在做非法活动，像爱情骗局这种诈骗的。不知道，我只是在那住。 He doesn't know. He just lived there. Ang karamihan sa mga Pilipino, sinabing bago pa lang sa kumpanya at wala silang alam sa scamming activities at na-recruit lamang daw bilang encoder. Gaano katagal ka na nagtatrabaho? 1 month pa lang po kasi bago lang yung company, pagkakaalam namin. Ah, tapos, nakita mo bang may mga scamming activities doon? Love scam daw, cryptocurrency? Yung po hindi ko pa po alam kasi bago lang po ako. Kabago lang po sa industry na ganito. Well, yung mga Pilipinos, pag hindi naman talaga sila involved sa scamming activity, then they will be released. And those foreigners who are found to have violating yung immigration laws natin will be subject for deportation. Yung mga boss naman, yan, didemanda talaga natin yan. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ni Senador Win Gatchalian na patunay lamang ito na mahabang panahon pa ang gugugulin para mawakasan ang problema sa mga pogo sa kabila ng direktiba ng Pangulo. Maghahain naman ng PAOC sa korte ng aplikasyon para sa search warrant upang masuri ang mga ebidensyang nakita sa sinalakay na scam farm. Patrick De Jesus para
sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.